Jeri. O Jeri, saan ka pupunta? Eto, babalik na ako sa classroom. Namimiss ko ng pamatok sa school. Wow! School boy! See? Yes. Sayang naman. Saan ang daan? Sayang naman binahid natin na tuition kung hindi natin napapasukan, di ba? See? So, we are live here at... Kalye? Kalye! Dr. Esquerdo. Dr. Esquerdo. Yeah, papasok see? Sa school. Okay. So this is John. Eh syempre ako si Jeri, nag-iisang Jeri. Oh. Oh, see? Dito muna tayo sa tono. Parang ang dami yung mga taong nagdadaan. Maaga pa naman. Okay. So, ano ang kwento mo? Cuentame. Okay. So, anong oras ngayon? Anong araw ngayon? Eh, ngayon ay Lunes, June 29, 2020. Okay, so... Siyempre, tatanong mo ang temperature. Lagi natin tinatanong yan eh. 34 degrees. Dahil summer na ngayon dito sa Madrid. Okay, so ang umpisa po ng klase namin ay alas 7.30 ng gabi. 7.30 ng gabi. Okay, so mag-umpisa na po kami ng klase. Para lang sa Spanish klase yan kasi nagpapakadalubhasa kami magsalita ng Spanish. Okay, so maglakad-lakad tayo ng konti. Sige. Okay. Jeri, Cuentame. Ayun. Hindi ko alam kung mas maganda bang bumalik sa classroom o dito na lang sa online ulit. Kasi ang daming pinadala ng fun ng ating admin sa school. Okay, so ang topic natin ngayon ay Law of the Classroom in Madrid, yes. Spain. So, dito tayo. Pagkwentuhan natin yan. Dito makukuha na pa. Yes, yes. Okay, ano ang sinasabi ng ating topic for today? O, syempre, bago ka lumabas, mandatory na nakasuot ka ng maskarilya. So, ang tawag po dito kasi, yung mask is maskarilya. So, mandatory na magsuot ka kung ayaw mo mahawaan. Although, hindi naman siya kwan, basta ma-exercise. Anong tawag nun? Yung basta nakasuot ka para at least ma-avoid yung, yes, ano, yung mga virus. Sa mga kalina masisikip, hindi ma-maintain ang social distancing. So, mas magandang magsuot ka na lang ng mask. Okay, so ano ito? Parang hindi ko makita yung sarili ko. Hindi mo makita ang iyong sarili. Parang wala siyang pangharap ata. Oh, parang likod ng likod lang yata ang hinaharap niya. Hindi yata siya kagaya ng kwan. Okay. Hindi nakikita yung harapan. Kasi nakikita yung mga ano. Ganyan dito, 23 degrees Celsius. Is tiempo. Wala. Hindi siya kagaya ng iPhone. Okay. So, wala siya. Hindi siya makita. Okay. So, ganito lang gagawin natin para mapakita natin ating sarili. So, sinasabi ni Jeri kanina yung rules na pinadala ng school. Kasi we are talking about law of the classroom. Ay unang-una, kailangan nakasuot ka ng maskarilya. Okay. Next. Siguente. Okay. Ano naman ang... Ikaw naman interviewin ko. Lagi na ang mukha kong binibenta mo. Okay. Next. Oh, ano naman daw ang dapat gawin pagpasok sa school? Cuéntanos. Okay. So, our school prepared the mat. Yung mat na kung saan may tubig at kailangan ipahid mo ang iyong sapatos dun sa mat. Okay. So, pagpasok mo dun sa entrada ng classroom, you have to use the mat, wet mat. Oh, and elevator, pwede bang gamitin? Okay, the next is elevator. No acceso, no usa para acceso in school. Oh, okay? And may sanitizer ba silang ipoprovide? Yes, they are providing sanitizer for everyone. And that is really useful just to avoid this coronavirus. Eh, para sa mga taong PWD kagaya po, pwede ba akong humawak sa handrail? Sa mga PWD, understandable na kailangan ng ganong klaseng assistance. Pero para sa amin, hindi siya pwedeng gumamit ng mga railings or hawakan yung mga gilid-gilid ng wall
just to avoid this kind of virus. Oh, eh paano naman kagaya ko? Gamit ako ng gamit ng banyo. Sa school, sabi nila, they are avoiding to use the toilet. Pero, in case of emergency, you can use it. Kasi nga, hindi mo pwedeng alihin yung sarili mo. Pigilan, lalo kung emergency, di ba? Lalo kung inihi ka na, or nababawas ka na. Eh yun naman, Kwan, mga baso-baso doon, pwede ba akong minom ng tubig? Okay. Advisable ba na gamitin ko yung baso doon? Sa loob ng school, hindi pwedeng gumamit ng mga baso-baso doon. Kaya nagdadala kami ng sarili naming tubig. Ayan. Wow. Yung bag ko, may sarili kaming tubig. Okay. We are using our own water. Mm. Just to make sure that we are not using others' cup or others' water or others' utensils. Okay. Ikaw naman, Jeri. Oh. Ano pa ang mga additional na pwede natin gawin? Oh, syempre, yung social distancing sa classroom, hindi kayo pwede magkakatabi. At hindi din pwede. Ipapakita po namin yan sa mga bandang dulo ng video namin. Mm-mm. At hindi din kayo pwede magkatabi kahit magkakilala kayo o magkasama kayo sa bahay. Diba? At hindi din pwede i-share ang inyong mga ballpen, mga papel. So, ano ang ginawa ng professor kaya? Ano kayang gagawin ng mga professor niyan? Kung ganyan ang klase ng estilo ng pagtuturo ngayon. Napakahirap ha, kasi hindi ka pwedeng mag-share ng papel. Oo. You cannot share pens. At hindi pens. Din makagawa ng group activities. Yes, and that is the thing. So, sa online, ano naman masasabi mo sa online? Well, sa online, okay naman siya kasi lalo ngayon, di ba, biglang sumikat yung Zoom na application. Mm-hmm. So yung Zoom, pwede kayong mag-conduct ng meetings together at na-instit kayo ng inyong teacher. Pwede niya kayo So at least kahit papano, pwede mong gawin yan sa online. Ito yung kagandahan kasi ng online eh. Yes. Mm-hmm. So sa the end ng ating discussion, ng ating klase, pag-uusapan natin at ano ang advantage ng online at disadvantage naman ng nasa klase kayo. Yes. Okay, depende so, yan, di ba? Mamaya-maya natin pag-usapan yan. So, pero tapusin muna natin ang rules na pinadala ng school sa atin. Oh, yun nga, yun, hindi kayo pwede magkakatabi dahil nga para maiwasan ang social distancing. Tapos, bago pumasok sa classroom, ay gumamit ng hand sanitizer, ng gel, tapos mandatory naman na magsuot kayo ng face mask habang nasa loob kayo ng classroom kasi limited lang naman eh ang tao sa classroom, hindi ka pwedeng mag over capacity. Okay, so, guys, sa klase mga 6 to 7 lang, no? Yes. Okay. Okay, so ang rules na pinadala ng school sa amin ay number 1, avoid using the elevator in the building. Okay, number 2, avoid using the handrails. Number 3, wear the face covering at all times in the public areas and upon entering the school. Okay, number 4, use the hand sanitizer provided on entering the school. That is when you are entering the school, that is the rule. Napakalayo mo, hindi mo na ako maririnig niyan. Okay. Next, while at the school, make sure to say hi to the receptionist there. Okay? Wear a face covering at all times in communal areas, maintaining the minimum safety distance between you and other students and staff. Okay? Avoid sitting in communal areas. If you do, maintain the minimum safety distance. Next, use the signals on the floor to move around the school safely. Okay, next, only use the kitchen for hot or cold water and use hand sanitizer or wash your hands before touching any surfaces. Okay, next, bring your own bottle or cup to use while at the school. Okay, bathrooms are to be used only in cases of emergencies. And before entering the school, the classroom, please use the hand sanitizer. Okay, so while inside the classroom, there is still a rule or there is still a law. Face coverings are optional in the classroom. It's inside the classroom,
face mask. Diniscuss na natin yan kanina. Next, the school has provided the recommended safety distance between students and for the teacher to be able to move around the board. Next, students should not move around the classroom once class has started. Next, students should not move their chairs or desks once seated. And last, students should not share materials with classmates. So that is the summary that we discussed ahead of this guideline. Okay, so mamaya ipapakita po namin ang iba pang mga ganap doon sa loob ng school para magkaroon kayo ng idea kung ano ang law of the classroom. Okay? So, pabalik na naman tayo sa language school na ang pinag-aaralan ng Spanish. So, ano ang mga nag-aaral sa language? Oh, patapos na ang klase nyo o tapos na? Yes, tapos na. Okay. Cuentame. Ayun, masyadong madaming restriction. Mm-hmm. Unang-una, hindi ka makapagbeso-beso dahil bawal ang physical contact. Ano pa ang nangyari sa loob ng classroom? Pagpasok mo, iba ang entrance sa lalabasan mo. Ah, ganun? Oo. Ano pa yung sa loob? Sa loob mismo, anong nangyayari? Ayun, sa loob, bali, anim lang kami. Tapos, yung teacher, so bali pito lang sa isang classroom. Mm-hmm. Tapos, anong napansin mo sa flooring? Ayun, sa flooring may mga signage siya kung saan ka lang pupunta. Tapos, may mga markings, no? Yeah, may markings. Tapos, yung mga upuan na tambayan dati, wala na. May mga barricade na, so bawal tumambay. Oh, ganun? Oo. Napakahirap naman palang lumugar sa loob ng classroom ngayon, ha? Yes. Ano pa ang mga instruction ng mga staff at mga teacher doon? Oh, ayun nga, bawal lumabas ng classroom, sabi ni yung viral nga. So pag nasa loob ka ng classroom, bawal lumabas-labas. Kahit yung toilet, kailangan mo lang gamitin pag emergency. Pag halimbawa hindi mo na talaga kaya, saka ka lang pumunta ng toilet. So hindi ka pwedeng magpakalat-kalat, no? Yun ang ibig sabihin doon. Oo, saka yung kitchen, bawal din tumambay. So, grabe, ang dami palang bawal. Restricted ang movement. So, sa aking opinion, parang mas maganda ang online. So, mas nakaka-apprehend or mas natututo ka sa online kung gano'n ang klase ngayon? Parang gano'n kasi unang-una, pag nasa online ka, kahit hindi ka na maligo. Okay, hindi ka maligo. Ano pa? Hindi ka kailangan mag-ready na 30 minutes, papunta ka na sa school. Okay, buksan mo lang ang laptop mo, ayun na. Tapos, parang wala kang restriction dahil nga hindi mo kailangan magsuot ng mask dahil nasa loob ka lang ng bahay, di ba? Mm-hmm. So, ano pa ang mga pagkakaiba ng online and the same time yung actual classroom discussion ngayon? Sa new normal? Sa new normal ng classroom, yun na nga, hindi kayo pwedeng magkatabi ng mga kaklase mo.
So restricted lahat. Mm-hmm. Pati nga pagpakiram ng ballpen o kaya ng panghingi ng mga papel, hindi din pwede. Mm-hmm. So ayun. Tapos yung teacher mo din, para ka din nag-online kasi yung assignment mo kailangan mo ipadala sa email niya. Lapis man na parang description, parang nandidiri rin kayo sa isa't isa, ano? Mas damang-damang mo yung parang gusto mo mong kausapin yung kaklase mo, pero kahit gusto mo, parang kailangan sabihin mo, sige na, hindi ka man nandidiri, pero parang ganun na yung lumalabas na parang sobrang ano ka eh, aloof, malayo, dahil nga sa epekto ng pandemya. Hola. Hola, ¿qué tal? Okay, so ano ang iba pang naobserbahan mo sa loob ng klase? Ayun, yung capacity niya hindi kagaya dati na madaming tambay. Tapos yung classroom na pinanggalingan mo, hindi pwedeng gamitin ng susunod na klase. Kailangan i-sanitize pa. Oo, kailangan i-sanitize muna nila bago uli ipagamit. Mhm. Okay, so ano ang mga reminders natin sa mga mag-aaral o estudyante na katulad mo rin? Paano nila matutugunan ang ganitong klaseng requirement na bago para sa kanila at para sa iyo rin? So, yun talagang new normal. So, dapat talaga sumunod tayo dahil hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita ang ating kalaban. So, mas maganda, safety first. Mm-hmm. So, ano ang mga kailangang linawin natin na magbibigay ng parang ideya sa ating mga subscribers? So, ayun. Kung pinapabalik na kayo sa inyong eskwelahan, siguraduhin na may guidelines kayo natusundin para pagpasok nyo hindi kayo maninibago, diba? Oo, kasi talagang ibang-iba siya sa normal. Mm-hmm. Nandidiri kayo sa isa't isa. Yun ang simpleng term, ha? Mm-hmm. Nandidiri. Kahit hindi kayo nandidiri, ay parang nandidiri, yes, na rin kayo. Yes, kasi wala kayong choice, eh. Okay, so siguro na-cover natin ang lahat sa new rule or new law inside the classroom. Mm-hmm. Okay, shoutout sa mga friends natin. Meron ka ba mga shoutout? Yes, so shout out sa ating mga kabergs diyan sa Kuwait, syempre. Sa UAE, sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, hello kay mother, sa aking mga kapatid na nasa Bahamas, hello sa inyong lahat, at sa lahat ng ating subscribers all over the world. Ikaw naman na best friend, John. Okay, so siguro mas nakikita natin ang new normal ngayong panahong ito, pero yan talaga ang kalakaran. Kaya shout out na lang tayo sa ating mga kamag-anak diyan sa Pilipinas at shout out dito sa aking mga pamangkin. Yes. Ayun, at least nakikita siguro ako ng maayos, ano? Okay, so kay Jamaica, kay Ate Hermy, kay Ate Rizzi, kay Kuya Raymar, sa mga anak niya. So shout out sa inyo kung may mga YouTube channel kayo diyan na gustong ipa-shout out sa amin. Please send us para at least mabati namin kayo. At kay Jebby Resultay, shoutout sa'yo para at least masimulan naman ang yung YouTube channel. Okay, ano ang hashtag natin for today? So, ang hashtag natin ngayon ay new normal, hashtag back to school, hashtag balik eskwela, hashtag coronavirus. Okay, Jerry, ano ang hugot mo for Cuentame? Ang hugot ko for Cuentame ay matutong sumunod sa law of classroom. Dahil para yan sa ikakabuti nating lahat at para sa para makaiwas sa pagdami ng virus sa ating kapaligiran. Pagkalat ng virus. Yan, ano? Pagkalat. Okay, sa akin, ang hugot ko for Cuentame is that kung meron kayong way na maging online lahat ng class discussion, it's much better. Kaysa kung pupunta ka sa classroom na ang dami rin namang restriction. Unang-una, nandun yung social distancing, nandun yung pag-maintain ng mga procedures and guidelines ng bagong normal. Siguro, hindi siya applicable ngayong panahon ito
kung nasa loob ka ng classroom, much better to go online. Ako mas I prefer to go online rather than to go on actual classroom discussion or face-to-face kind of method. Pero yun kasi nga yung bagong normal ngayong panahong ito. Kaya sumusunod na lang tayo para at least makita rin natin kung may benefit ba o wala ang isang classroom discussion. Okay, Jeri? Yeah, so tama po yan. Pero wala tayong magagawa kasi ito ang realidad sa ngayon. So kailangan nating harapin. Okay, reminder muna tayo sa ating mga subscribers. So reminder ni Kuya Jon. Okay, so for our subscribers, grow your YTC by subscribing to YTC Jon and Jeri, and follow our website at www.jericusplace.com. Jeri? So unahan nyo na kaming isubscribe, pero wag nyong i-skip ang mga ads at watch our videos for 2 minutes saka kayo mag-subscribe. At sabi ni Kuya Alvin, kami ay magiging tapat sa inyo basta mag-leave lang kayo ng unique comment. Okay, so watch the video for 2 minutes and share, likes, and subscribe. So don't forget YTC Jon and Jeri. Don't forget also to watch YTC Jericho's Play. And hit the bell button para updated kayo sa latest happenings. Okay, so hanggang bata ka pa ay magnegosyo na. Sabayan ng sipag, tiyaga, diskarte, pasensya, at koneksyon para ang buhay ay maging matagumpay. So this is Jon and Jeri. Ano ang kwento mo? Cuentame! Bye-bye! Hasta luego! Adios! This is Jon and Jeri.